Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa mga nanonood po ngayon ng live, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay narito sa Doropin, Buhangin, Talim Island, under po ng Pastor Pedro, District 8. Salamat sa Panginoon. Tayo ay aawit ngayon. Umagang ito, awitin natin yung Diyos ng pag-asa dahil ang Diyos talaga ay siya yung punong-puno ng pag-asa sa ating buhay. Amen po ba? Kaya ngayong oras na ito, awitin natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Kapit natin.
ninyo sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, napakabuti ninyo sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kayo naglalagay sa amin ng pag-asa, Panginoon. Sa tuwing kami nawawalan ng pag-asa, kayo nagiging pag-asa namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Napakadakila ninyo, Panginoon. Napakabuti ninyo sa amin, Panginoon. Sino kami para pagtuunan ninyo ng pagmamahal na meron kayo, Panginoon. Napakadakila ng pag-ibig ninyo. Hallelujah, hallelujah. Sinong Diyos umiibig sa amin ng tapat, Panginoon? Napakadakila ninyo, O Diyos. Hallelujah, napakadakila ninyo, Panginoon. Hallelujah. Napakadakila ninyo sa bawat isa, Panginoon. Napakabuti ninyo sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We worship you, O Lord. Hallelujah, we worship you, O Lord. Hallelujah, salamat po sa inyo, Panginoon. Maraming Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, kami po'y lumalapit sa inyo ngayong oras na ito, Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil kayo'y napakabuting Diyos, napakadakila ninyo sa bawat isa sa aming mga buhay, Panginoon. Purihin kayo ngayong oras na ito. Samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral, Panginoon. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu, yung mga nanonood, Panginoon. Kung meron man silang pinagdaraanan o nawawalan na ng pag-asa, Panginoon, kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Hallelujah, kayo ang aming pag-asa, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pagpalain po ninyo kami lahat na naririto maging nasa loob ng simbahan, yung mga nanonood ng live na ito, pagpalain po ninyo siya. Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawag po si Pastor Pedro para po sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Isang magandang umaga po at mapagpalang araw sa lahat po ngayong umaga. At tayo po ngayon ay muli ay isang magandang pagkakataon na karangalan na tayo magamit ng Diyos sa pamagitan ng pag-aaral ng Kanyang mga salita. At ngayon pong umaga ay mag-aaral po tayo at ang atin pong pag-aaralan ay nasa aklat po ng Marcos. At ito po ay mula sa Kabanatang 8, talata po nito ay 34. Samahan po niyo ako sa pagbasa ng aklat na ito at ito po yung ating magiging basihan ng ating pag-aaral ngayong umaga. Sabi po sa aklat ng Marcos, Kabanatang 8:34, ay pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati na ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, ay limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin." Ang mga salita pong ito ay sulat na binanggit sa aklat ni Marcos sa kanyang mga alagad o mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. At tinawag niya yung mga tao kasama po ang kanyang mga alagad at ito po ay kanyang binanggit sa kanila. Ang magkaugnayan sa pasanin ang kanyang krus ay mayroon po itong mahalagang bagay na makikita natin sa ating pag-uusapan ngayong umaga. At ito ay sagisag o ito ay larawan ng paghihirap o pagdurusa. Nasabihin ng Panginoon na pasanin ang kanyang krus, sabi diyan ay ito po ay mayroong ilang bahagi na makikita natin. At ang una sa bahagi ay ito ay maaaring mag-akay sa isang tao patungo sa kamatayan. Pangalawa, naranasan ng Panginoong Jesus ang kahihiyan, ang pag-alipusta ng maraming mga tao, ang pagtatatwa at pagtatakwil sa kanya o pagtanggi ng napakaraming tao. Kaya nga, ito po yung naranasan ng ating Panginoong Jesus nung panahon siya po ay narito sa lupa. At tayo pong lahat na mga lingkod ng Diyos at mananampalataya ay hindi ligtas sa ganitong bagay.
Kaya't ito ay sinabi ng Panginoon kasama ng maraming tao at ng kanyang mga alagad upang maihanda o malaman ng marami kung ano ang buhay ng taong naglilingkod sa Panginoon ay nagbigay siya ng isang larawan ng isang makatotohanang bagay ng bawat mananampalataya ay pwede pong magdaan sa ganitong kalagayan. Kung paano dinaanan ng ating Panginoong Hesus ang kalagayang ito ay pwede rin maranasan ng lahat sa atin. At ito po ay totoo at katotohanan kasi mula po nang tayo ay makakilala sa Panginoon, naranasan na po natin ang napakaraming pag-uusig, napakaraming pagsubok, pag-uyam at pagkutya ng maraming tao. Pero dahil sa pagkatawag at pagkapili ng Diyos sa atin, sinabi po ng Diyos na tayo po'y bahagi ng kahirapang Kanyang pinagdadaanan. Mag-aral po tayo sa may apat na bahagi po ito at di ko ano kung paano po ito ipaliwanag lahat sa atin sa umagang ito. Subalit, ang sabi ng salita ng Diyos, ang una, ito ay isang halimbawa ng pakikibaka ng bawat isang mananampalataya para sa paglaban sa kasalanan. Patuloy po ito na mararanasan natin habang tayo'y nabubuhay sa mundo. Pangalawa po ay ang pagdurusa upang sa pamamagitan ng paglaban natin sa hibo ni Satanas o ng kaaway. At ito po ay buong-buo nating daranasin habang tayo'y nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Pangatlo po ay ang pag-alipusta o pag-dusta ng sanglibutan. Pwede po natin itong talagang nararanasan natin kasi tayo po ay nakakilala sa Panginoon. At gusto ko pong basahin natin ang aklat po ng Unang Pedro. Samahan po niyo ako sa pagbasa sa kabanatang 2, talata po ay 21. Sabi niya ganito, bumalik ang alipin. Sa aklat po ng Unang Pedro ay makikita po natin ang bahagi pong ito na sinasabi niya sa verse 21 ng aklat ng Pedro. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat ng si Kristo ay magtiis para sa inyo, ay binigyan niya tayo ng isang halimbawang dapat nating tularan. Kaya makikita po natin sa buhay ng Panginoong Hesus kung bakit ito po ay sinawag niya, inipon niya ang maraming tao kasama ng kanyang mga alagad upang ito ipaalam at ipabatid sa kanilang lahat na ang lahat ng kanyang pinagdaraanan at pinagdaraanan ng paghihirap, pagdusta, pagtanggi at pagtatatwa at pag-uusig ng maraming tao ay atin din pong tiyak na mararanasan. At ito isang paraan para ihanda ang lahat ng mga lingkod ng Diyos, lahat ng mananampalataya sa buhay na kanilang daranasin simula sa pagkatanggap nila at pagkakilala kay Kristo. Kaya nga't ang sabi po dyan ay magtiis tayo ng hirap dahil ito po yung bahagi ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Kaya bahagi na po ng bawat lingkod ng Diyos, ng bawat mananampalataya na talagang naglilingkod sa harapan ng Panginoon. Tayo'y nakikibaka at lumalaban tungo sa pakikibaka sa kasalanan sa mundong ito. At ito po'y hindi panandalian, kundi panghabang buhay na tayo'y nakikipagbaka sa lahat ng uri ng kasalanan dito sa sanglibutan. Kaya't ang sabi niya ay binigyan tayo ni Kristo ng isang mabuting halimbawa na dapat nating tularan. Nang sabi niya ay magtiis para sa atin, ang ating Panginoon. Sabi niya, pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo'y magtiis, ay ito'y dahil sa atin. Nagtiis siya, nagsakripisyo siya, upang bigyan daw tayo ng isang mabuting halimbawang dapat nating tularan. Ganun po ang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Kaya siya po yung halimbawa ng buhay natin na kung paano siya nagdanas ng maraming hirap, pag-uusig at pagtatakwil ng marami, ganun din po tayong nakakaranas nito. Pero dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos at ipinakita niya ang encouragement po sa atin, magtiis po tayo. Amen? Kasi sabi po niyan, ang magtiis hanggang wakas ay siya po ang magkakaroon ng kaligtasan. Kung tayo po ay nagpapatuloy kahit sa kabila ng pagsubok, tiyak at sigurado na tayo po ay magtatagumpay. Sa aklat po ng, din po sa aklat ng Pedro, mula po sa 4, at tingnan po natin yung verse na verse 13. Ang sinasabi po ng verse 13, sa aklat po ng
Pedro 4 ay ganito po ang sinasaad. Sabi niya, kung dumarating daw po sa atin yung mga pag-uusig, yung mga pagsubok o pagkutya at pag-uyam, ang sabi po dyan ay, ano magiging bahagi natin? Ano magiging dapat katayuan at kalalagayan natin? Sabi po dyan, pag dumarating ito, sa halip ay magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Ano po ang sabi dyan? Kaya sabi, maghipagtiis tayo sa hirap na pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi doon po talaga'y tinawag tayo at ito ay mararanasan nating lahat. Sumunod po sabi niya, sa halip magalak tayo raw po, ano? Kapag dumarating na sa atin ang ganitong karanasan, tayo raw po ay magalak, sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Pedro. At tayo raw po ay tanggapin nating tayo'y kabahagi ng hirap na pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang isang magandang dapat mailagay natin sa ating isipan na tayo po ay kabahagi ng hirap na pinagdaraanan ng Panginoong Jesus. Salamat po tayo dahil may isang Kristo, may isang naparito sa mundo na ibinigay ang buhay niya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Kaya nga tayo dapat ay magtiis, makibaka hanggang sa tayo ay magtagumpay at makarapag tayo hanggang sa kaniyang pagbabalik. Ang isa pa pong talata na nais kong banggitin ay aklat po ng Hebreo at ito po ay mula sa 12. At aklat po ng Hebreo mula po sa 12 ay mayroon din po akong gustong ibahagi sa inyo sa verse 2 na sabi po niya, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan at trono ng Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos, ituon daw po natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesus. Siyang pinagmulan ng buong kabuuan ng ating pananampalataya. Kaya kung titingnan po natin ang Panginoong Jesucristo, napakaraming hirap na kanyang pinagdaanan, pero siya po ay naging matatag at naging matagumpay. Naharapin ang napakaraming uri ng pagsubok at pag-uusik na kanyang pinagdaanan hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo upang siya ay maging halimbawa ng bawat isa sa atin. Maring tayong lahat ay may kanikanyang pinagdaraanan sa iba't ibang bahagi ng ating buhay sa paglilingkod, pag-uyam, pag-usig, pag-alipusta, pagsisira o paninira ng ibang tao. Pero ang napakabuti po mga kapatid, ang encouragement ng Diyos, makipagtiis po tayo at ilagay natin sa ating isipan, bahagi po tayo ng hirap na pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga sinabi ng salita ng Diyos, hindi dakila ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung yung Panginoong Jesus pinag-usig, tinawanan, kinutya, itinatua ng marami, siniraan ng maraming tao, di po ba lalo tayo naman ganun din? Pero sabi ng Panginoon, makipagtiis tayo sa kanya. Kasi nang tayo'y tawagin, talagang doon na tayo nakalaan. Na kung paano ang Panginoon ay nagdanas ng maraming kahirapan, ng maraming pag-uyam, ganun tipong tayo ay maranasan. Pero napakaganda, magtiis tayo, magpakalakas tayo, magpakatatag tayo. At kapag dumarating tayo sa gatwa't ibang pagganong bahagi, isa lang po ang pwede natin tingnan. Tingnan natin ang ating Panginoong Jesus. Yung buhay niya na pinagdaanan niya, pinagtagumpayan niya, dahil siya ka talaga po yung kanyang sarili doon sa bahagi ng kanyang pagkatawag at kung saan siya isinugo ng Diyos Ama. Ganon din po tayo, amen? Ang isa pa po na makikita natin din dito ay ang aklat po ng Pedro din po mula po doon sa 2 at 4 naman po tingnan natin ang aklat din ng Pedro mula po doon sa 2 at verse 4. Ano nga po ba ang sinasabi sa aklat na yon? Sabi niya, lumapit kayo sa Kanya, siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na mahalaga kaysa sa Kanyang paningin. Amen po. Sabi po dyan ay lumapit kayo sa Kanya, siya yung batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na pinakamahalaga sa Kanyang paningin. Makikita po natin yung nagtiis, yung nagbabata, yung nagsasakripisyo ng maraming bagay. Kahit maraming pinagdadaanan, sabi po rito, siya pinakamahalaga
sa Panginoon. Kung paano pinahalagaan si Jesus, ganun din po tayo pinapahalagaan ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, kung tayo po ay lubos na aasa at magtitiwala sa Kanya, yung pag-ibig at pagmamahal at kahabagan ng Diyos at katapatan ng Panginoon ay para doon sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Amen? Yung patuloy po na nagtitiis, nagtatalaga ng kanyang sarili sa pakikibaka at pakikilaban sa maraming tukso, sa kasalanan ng sanglibutan, ito po yung isa sa napakahalagang bagay. Tingnan po natin ang isang bahagi po ng iyong mahabang buhay na pakikibaka natin laban sa kasalanan. Kung mayroon po kayong mga Biblia ngayon at sasamahan niyo akong lagi sa inyong pagbasa, tingnan po natin yung aklat po ng 6 ng aklat po ng Roma. Sabi po rito sa aklat na ito ng Roma mula sa 1, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Sa verse 2 sabi niya, hinding-hindi tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Mga kapatid, napakaganda po ng verse na ito na sabi niya, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala? Ang sabi po diyan, upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos. Hindi po, sabi niya, hinding-hindi tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kaya po makikita natin napakabuti ng Diyos. Kaya kung tayo man po ay magkakaranas na ibang bahagi, patuloy po tayong makipagbaka, patuloy po tayong makipaglaban, laban sa kasalanan. Amen? At huwag nating gawing pases na kung tayo ay nagkaroon ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng kaugnayan sa harapan ng Panginoon. Sabi po dyan ay magpapatuloy ba tayo sa paggawa ng kasalanan? Sagot po ng verse 2 ay hinding-hindi at tayong lahat ng Kristiyano ay patay na sa kasalanan. Amen? Kaya kailangan tayo ay magtagumpay. Pero paano nga po ba tayo magtatagumpay sa lahat ng hibo ng kasalanan? Isa lang po ang isa sa pinakamahalagang bagay na sinabi ng Diyos, makipagtiis tayo sa Panginoon. Amen? At kung medyo nandun po tayo sa ganong kalagayan, nang tukso ay nasa kapaligiran, tingnan natin ang Panginoong Yesus. Dahil sa kapag tayo tumingin sa Kanya, Siya lamang po ang magbibigay sa atin ng pag-asa upang patuloy tayong makatayo at makapagtagumpay sa maraming pagsubok at pag-uusig ng ating buhay. Patuloy nating labanan ang hibo ng kasalanan. Kasi tayo po'y binago na ng Diyos, tayo nga ay isang born again Christian na, at tayo po'y dapat binago na. Kahit sa maliliit na bagay, ay mailangan maayos po yung ating buhay. Amen? Dahil tayo po ay tinawag ng Diyos na makipagbaka at makipaglaban sa lahat ng hibo ng kasalanan. Amen? Okay, ito po yung isa, at yung pong isa yung patuloy na ang kasalanan ay gawa po iyan ng kaaway. Siya po yung nagbibigay sa atin ng tukso sa ating kapaligiran, pero napakasarap ng buhay na labanan natin ang tukso. At kapag si Diablo ay nilabanan natin, ang sabi ng salita ng Diyos, siya ay tatakas laban sa atin. Amen? Siya po ay aalis, salang-sangin natin ang gawa ng Diablo. Siya po ay tatakas at lalayo sa atin. Ang gawa ng ang kaaway ay hindi na magtatagumpay. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Amen? Hindi lang tayo ang nakikipagbaka sa sarili natin. Mayroon tayong kasama lagi, at yun ay ang Panginoon na siya nating kasama sa amin tayo dumako, na siyang magbibigay sa atin ng lakas at paraan upang tayo po ay magtagumpay. Ito po yung isang napakagandang sikretong bagay. Siya lang po ang lagi nating tingnan, asahan natin ang Diyos ay napakabuti. Amen? Ang pangatlo po na makikita natin ay tayo'y dapat ay makipagbaka at makipaglaban sa tibo at takbo ng sanglibutan. Andyan po yan, at yan po ang pinakamaraming tukso na makikita natin. Kaya sinabi ng Romans 12, huwag kayong aayon sa takbo ng sanglibutan. Lagi tayong mag-iiba ng ating pag-iisip. Pag tayo po ay nasa ang tukso, nasa kapaligiran, si Jesus Christ laging kasama natin. Amen? At lagi po tayong minamasdan, tinitingnan tayo ng Diyos araw-araw. Ano man yung ginagawa natin, mga kapatid at mga magulang, tayo po ay dandang makipagbaka. Makipaglaban tayo sa hibo ng kasalanan. Makipagbaka tayo sa mga tukso na nasa paligid natin. Ang panguyang pag-uusig ng iba, atin po itong mapagtitiisan. At kung tayo'y nagtitiis,
at ito po ay ating mapagtatagumpayan sapagkat may Diyos tayong kasama, kapiling natin araw-araw. At ang isa pong bahagi, kaya sinabi ko, hindi ko ano kung maibibigay ko lahat sa inyo itong mga bahagi na ito, pero isang bagay po ang aking masasabi, sa araw-araw ng ating buhay, nakikita po tayo ng Diyos. Amen? Minamasdan tayo ng Panginoon, wala tayong pwedeng itago kahit kailan. Dahil araw-araw nababasa ng Diyos ang laman ng ating puso at pag-iisip. Tandaan po natin, ang tukso'y laganap araw-araw. Pero nandyan lang ang Panginoon na lagi siyang nagbibigay encouragement sa atin at sabi niya ay tayo po'y dapat makipagbaka lahat sa hibo ng tukso ng kasalanan sa pagtuman ay nagbubunga ng ating mga pagdurusa ng kahirapan natin sa ating pakikibaka. Subalit ang Diyos ay hindi tayo pababayaan kahit kailan. Mga kapatid, maging tapat tayo sa harapan ng Diyos kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tapat. Amen po. Isang bagay po na mauunawaan natin, ang sabi niya, pasanin mo ang iyong krus. Kasi kung hindi natin pinapasan ang krus, sabi po niyan, ang sino mang hindi magpasan ng kanyang krus ay hindi magiging karapat-dapat sa kanya. Amen? Ano man po yung ipinagagawa ng Diyos sa atin at nagpakita siya ng isang mabuting halimbawa, gawin po natin yon. Amen? Kasi siya po lamang ang talagang magbibigay sa atin ng lakas at ng tagumpay para mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga bagay. Amen po. Kaya dito rin po, sa last po na nababasahin ko, ay nasa aklat po ni Lucas. At ito po ay sa 14, mula po 27. Ito po sabi niya, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama, ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kaya nga po ang sabi rito, priorities natin dapat bigyan ng pansin at pagpapalaga yung Diyos na namatay do sa krus ng Kalbaryo. At yun ay ang ating Panginoong Jesus. Hindi niya inalintana ang alimang bahagi ng kanyang buhay. Ang inisip niya, yung pag-ibig niya at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi rito, ang umibig at magpahalaga ng higit sa mga bagay na ito ay hindi ka pwedeng magiging tunay niyang alagad. Ni ang umibig ng higit sa kanyang sariling buhay ay hindi magiging karapat-dapat sa kanya. Paano nga po ba tayo magiging karapat-dapat? Una, bigyan natin ng tunay na pagpapahalaga yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Kahit tayo may pinagdaraanan, kahit tayo ay dumadaan sa iba't ibang uri ng bahagi ng buhay, sa lang po gagawin natin, magtiis tayo, makipahagi tayo, at kapag dumarating, ilagay natin sa isipan natin, tayo'y bahagi na ng kahirapan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi tinawag tayo ng Diyos at nakalaan na tayo sa ganitong bagay. Pero ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Amen po. Tayo po ay lumapit sa Panginoon ngayong umagang ito at awitin nga po natin yung isang awit na ito. At ito po ay kung mayroon kayong bagong saling Biblia, ay pwede po natin itong mabasa sa aklat po ng Amen po. At ito po ay nasa aklat po ng awit 139. Amen. Awitin po natin at sumatin po itong awitin sa tulong ng Panginoon. Tayo pong sama-sama ay umawit ng awiting ito at namnamin natin ang mensahe ng awit na ito. Amen po. Hallelujah. Sa mula po sa kabanatang 139 verse 1, ito po ang sinasabi rito. Ako'y yung sinisiyasa, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay iyong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa'yo ay hindi lingin. Kahit ika'y malayo, batid mo ang aking isip. Ika'y laging kapiling ko,
katabi ko, oras-oras, ang likas mong kalakasan sa aking nag-iingat. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Ako umiimik at kung sasabihin, alam mo na lahat yun, natay di mali. Kay laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras, ang likas mong kalakasan sa akin nag-iingat. Sa pangatlo, verse 3, ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawa. Bawang iyong nalalaman, di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo nang lahat yon at hindi na umiisip. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko, likas mong kalakasan sa aking nag-iingat. Magpuri tayo sa Panginoon ngayong umaga. Hallelujah, mga kapatid at mga magulang, sa lahat ng nakikinig at lalo na sa mensahe ng awiting ito. Lahat po ng ating ginagawa, nasisiyasat po tayo ng Diyos araw-araw. Hallelujah! Wala tayong pwedeng itago, gumagawa man tayo o hindi. Iniisip mo pa lamang ay alam na ito ng Panginoon. Ngunit kung dumarating sa atin ang mga kalumpayan, kahinaan, lalo na sa pakikibaka sa buhay, ang sabi ng awit na yan ay ang Panginoon po ay kasama natin araw-araw. Siya po ay kaagapay natin araw-araw, mga kapatid at mga magulang. At ang sabi niya, yung lakas niya, yung biyaya niya, yung kapangyarihan niya, ang siyang magbibigay sa atin ng lakas at ng tagumpay. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Nasisiyasat ninyo ang laman ng aming buhay, O Lord. Ng aming isipan, ng aming buhay sa araw-araw. Sa paggawa namin araw-araw, nakikita ninyo lahat, Panginoon. Walang lihim sa inyo, lahat ay batid ninyo. Sinusuko namin ang aming buhay sa inyo ngayong umaga. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama Diyos na dakila at makapangyarihan, hayaan po ninyo na kami ay tinawag niyo kami at pinili ninyo kami upang kami ay magtiis, Panginoon, sa anumang aming pinagdaraanan, sa aming kapaligiran, sa aming lugar. Alam po namin kayo, Diyos, na dakila at mabuti. Kayo ang siyang magbibigay sa amin ng kalakasan dahil alam namin at batid namin tinawag niyo kami upang na kami nakalaan na sa ganitong buhay. Bigyan niyo kami ng lakas, tatag ng loob, at patuloy na gabayanin yung banal na Espiritu upang mapagtagumpayan namin ang maraming bagay na pagsubok at pinagdaraanan ng bawat isa sa amin. Salamat po sa umagang ito, sa inyo po namin ibinibigay po karangalan at papuri. Upang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus, ang lahat po magsabi ng Amen. Purihin po ang Diyos at muli ay magandang umaga po sa lahat. Salamat po sa Panginoon. Magandang umaga po. Ayan po si yung ating mga kapatid. Ayan. Nakasama po natin sila. Ayan. At ito po yung aming Mother Church. Ayan si Brother Daniel. Ito po yung Mother Church po namin. Ng District A. Ayan. Salamat po and God bless po sa lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.